marami sa mga viewers natin ang nabagabag dito sa ating episode kung saan ating itinampok ang topic na exorcism. Dahil magkakitahan po natin si Father Ramon Merino na isang exorcist priest. Eh, habang kinakausap po namin ang isang kababayan natin na humihingi ng tulong dahil siya raw po ay sinasapian, eh biglang mukhang sinapian habang kinakausap natin. Apo, ikaw na magkwento. Tahimik lang ako. Ito ho yung episode kung saan nakita ho natin na nag-iba bigla ng personalidad itong si Jane habang ating kausap. Yung kanyang mata tumitirik. Parang pinipigilan niya nung simula eh. Parang nilalabanan niya yung kanyang pinapakita sa TV, you know? Pero biglang, bumigay na rin eh. Tumirik na bigla yung mata. Tinanggal po namin muna siya sa ere sa pag-asa po na siya po ay kakalma. Huh? Pero ito po. Kakatakot pa po. Oo. Oh? Ayan, oh. Hindi natin ine-expect yan. Jane, are you okay? Father, pakialam. Tingin mo rito, Father. Father. Okay ka lang, Jane? Meron po kami? Nandiyan lang naman kay Lante na Father pa sa bahay. Jane? Are you okay, Jane? Mabalikan na lang natin. Father, pwede mo ba siya makausap in that state? Sige, try niyo po. Jane, okay ka lang? Ayun. Mm-mm. Tinanggal po muna namin siya sa ere sa pag-asa po na siya po ay kakalma. Pero pagkatapos po nun ay muli namin pong kinausap ng maayos si Jane. At pagkatapos po ng programa ay pinuntahan namin ni Father Merino si Jane sa labas ng studio. At ito po mga kaganapan. Father, oh. Saan kayo nakatira, kayo? Pasig. Ah, Pasig. Kailan mo si Father Daniel? Estacio. Ah, siya yung exorcist ng Diocese of Pasig. Oo. Pero kung gusto mo, send number ka din sa kanila. Hop. Hop. Tulungan niya. Tulungan mo, pre. Papasok mo. Sabi ko sa inyo, hindi niyo makukuha ang asawa ko! Pero pagkaraan po ng ilang minuto, matapos po siyang dasalan ni Father Ramon, ay nahimasmasan po si Jane at medyo kumalma na. Ngayon po, makakausap natin si Father Ramon Merino tungkol po dito sa inyong nasaksihan. Magandang hapon po sa inyo, Father Ramon. Good afternoon, Father. Good afternoon, Father Julius. Ay, totoo naman po. Tatay din po ako, Father. Tatay ng dalawang anak. But anyway, Father, ano po ang inyong assessment doon sa atin pong case study kahapon na si Jane? Of course, mahirap agad mag-conclude na exorcism or possession. Pero may mga symptoms so eh. Kung inyong mapapansin, yung mata tumitirik. Ikalawa, yung sumisigaw siyang napakainit, yun ho yung panahon na nilagay ho natin yung rosaryo sa kanyang ulo eh. Mm-mm. Hindi ho niya nakita yun, hindi niya alam yun, pero biglang nalang nagsisigaw ng napakainit. And then yun nga, yung presence, na-trigger ho siya. So, yun, worth looking into further yung case po ni Jane. So yun po, Father, ay mga signs ng tinatawag po natin possession. Well, we cannot conclude immediately po na possession kasi pwedeng psychological. Pero ang parang kiho dyan eh, yung reaction to the sacred eh. Yung rosaryo po, nung inilagay sa ulo,
Without her knowing, biglang sabi, napaka-init, napaka-init. So yun ang ano, parang kumbaga a sign na pwedeng may katotohanan. Na, mother? Kung yung mapapansin yung kanyang language, eh, third party eh. Hindi ako, hindi ako eh. Yung amin siya, akin siya. Asawa ko siya, yung ganun. Mm-hmm. So ano po ang pagdadaanan ni Jane? Simula po ngayon. Kasi ho, si Jane po ay resident po ng Pasig. Each diocese po ay may kanya-kanyang exorcist. Sa Pasig po si Father Daniel Estacio, and I briefed him already yesterday. Ito po yung mga initial findings po sa case ni Jane. Tapos binigay ko rin ho, tinext ko kay Jane ang number po ni Father Daniel para sila po ang makapag-usap. So nakakausap niyo po si Jane ngayon? Nakausap ko si Father Daniel, binigay ko ho yung brief background there. Okay, okay. So tuloy-tuloy na ho yung proseso ng pag-exercise po dito kay Jane to make sure po, no, na bumalik po sa normal ang kanilang pamilya. Opo, opo. Oo, pero like what we said, kukunin po muna namin yung history ni Jane. That's opo. Typical, oh. And then yung confession, very, very important. Oh. Opo. Sige po, pakitulungan na lang, Father, ha, si opo, Jane. Father. Oo, Father. Yeah. Oo. Oo. Kung sakali po may mga nakakaranas ng mga ganito, ulitin lang po natin, Father, paano po, ano po dapat nilang gawin kung may mga signs po na ganito o yung pinag-usapan natin kapon, kung may mga haunted house o may parang nakukulam, paano kukontakin ang Simbahang Katolika rito? Usually ho naman, ang unang-unang pinupunta ko noon yung parish priest. Eh. Kasi po yung parish priest ang may spiritual authority over the parishioners. Eh. So kung may mga ganyan experiences. Okay. Sige po. Salamat po, Father. In any diocese po yun. In any diocese. So, salamat always po, the parish priest muna. Opo. Sabay-sabay po tayo magdasal at pakiusap din namin dito sa inyong lahat na nanonood sa atin. Huwag po natin husgahan si Jane. Kaya nga po siya lumapit sa atin at kay Father Merino dahil kailangan niya po ng tulong dahil nahihirapan na rin po siya. So sa pamamagitan ng ating dasal kay Jane, sana malampasan niya ito at makabalik siya sa kanyang state of grace, kumbaga, na hindi na siya kayang talunin ng bad elements na yan. Opo. Alam niyo, Julius Tintin, regardless whether that's psychological or spiritual, walang taong gusto yan ang mapagdaanan. Napakahirap. Lalo-lalo na ho pag spiritual kasi bandage ho yan eh. So, napakahirap. So, sana we become more compassionate in looking at cases like this kasi napakahirap. At lahat naman ho tayo vulnerable eh. Opo. Sige po, maraming salamat and good afternoon, Father. Thank you po, Father. God bless you. Sige po.